Papakilala ko po sa inyo ang ating special guest sa ngayong gabi. Isang successful businesswoman, Watery Filling Station owner also, located in Bulacan. So, Madam! Ayan. Pakilala po tayo. Good evening, everyone! Good evening! We are live here in Watermax Family, the number one national awardee of the best water refilling station in the country! Hello, everyone! My name is Lea Manglalan, the sister of Mr. Alfredo Maximo Jr. And I'm so grateful and blessed because I am one of the guests tonight. Tayong mga katawa na gustong alamin to be a successful water refilling station owner. Improntong questions. So my first question to you is, kailan ka nag-start ng water refilling station business? Okay, the Ionic Water Refilling Station starts 9 years ago na. Kasi nung pregnant ako noon, naisip namin yung business. So now, yung third baby ko ay 9 years old. So yun yung edad ni Ionic Water Refilling Station made by Watermax. 9 years na po. So 9 years na, no? Yes! 9 years of water refilling station. So, 9 years operation. Kamusta naman yung machine? May nagiging problem ba during operations? It's like a problem, kumbaga, little troubleshooting. Kumbaga, nagagawa naman. Continuous naman, okay lang naman po. For that long years, okay naman po. Kasi we do maintenance, ganyan. So, sinusunod naman namin yung instructions, how to maintain it. So, okay naman. How many containers ang nabebenta nyo po sa isang araw? Siguro, average po natin, ano, may truck kasi tayo, no? Dalawang biyahe, 150 to 200 daily. Yun po yung ating average na sales. So, average sale is 200 to 150. 150 to 200, ganyan. Okay. Ito, medyo interesting question. Saan po located ang inyong water refilling stations? Okay, so ang ganda ng tanong, no? Ang location ng ating water refilling station is near our house. So hindi kami nagre-rent, less ng gastos, kasi katabi lang siya ng bahay namin. And we're in the middle of the Bukid. So hindi naman kailangan na pumunta tayo doon sa location ng maraming tao o doon sa kalsada. Sa marketplace, di naman. Kasi ang negosyo natin ito ay free delivery. Eh. So kahit nasa bahay tayo, you don't need to mag-invest ka ng uupahan kasi mag-deliver naman tayo sa mga tao para ka makalis ng gastos din sa rent. So yun. So quote natin, nasa dulong, nasa bukid. Ito nasa gitnang bukid, nasa dulong bukid, far from the center of the barangay. Dulo po kami, rough road pa. So, bigyan ko kayo ng konting hint, guys. Yung bahay namin dati, doon nakatayo yung water refilling station niya. Doon sa kanyang bahay, near doon. Ngayon, ito ay located sa sobrang layo ng bukid. Wala pong kapit, alam masyadong kapitbahay. So, technically, wala masyadong consumer. So, alamin natin sa ating guest kung ano yung ginawa niyang paraan para at least ma-sustain yung kanyang negosyo. Yan. Ano yung ginawa niyong paraan, Ate Lea, para ma-sustain yung water refilling station although malayo yung mga customers mo? Lahat naman ng business mahirap sa una. So ang ginawa namin para makakuha namin ng client, nagbahay-bahay po talaga ako para ipatikim kung gaano kasarap si Watermax, si Ionic Water. So pag tinikman naman ng client, makikita nila it's so sarap talaga. So kahit may kasabayan tayong client, dahil kakaiba nga yung lasa niya galing pa doon sa ating deep well, hahanapin talaga yung ating tubig kahit meron tayong mga kasama na nagtitinda rin naman ng water filling. Alagaan natin yung mga client na lagi sa laman deliveran. Meron dito mga location na mga pabahay. So yun yung tinarget market namin para isang puntahan pa lang, isang deliveran pa lang ng truck, ubos na agad siya. Kasi yung pabahay is ano consisting of ano many ano yan, household, dikit-dikit. So, eh, ilang pabahay po yung nandito sa location namin, tatlo, apat. So, ganun. You should know the customer, yung location nila. Magtsaga tayo din na mag-alaga ng client at i-maintain po natin yung tubig natin para yung client natin maalagaan, ma-sustain para yung business natin tuloy-tuloy. Give and take naman po yan. If we do the business na nagsiservice ng okay, eh hanap-hanapin pa rin yung servisyo ng ating
ano, water filling station. So, based sa mga sinabi mo, Ate Lea, number one is yung lasa. Parang yung binanggit kanina, yung lasa. Yeah. So, isang key sa water filling station business is yung number one, yung lasa. Mm-mm. And the second one na naintindihan ko sa mga sinabi mong statement is yung service na ginawa nyo. Mm-mm. Although malalayo yung mga customers mo, didiliveran pa rin sila on time. Ganun ba? Tama ba? Yan. So yun, yung number two. Yan. Tapos ano yung mga sekreto para mapalakas mo pa siya? So binanggit mo kanina yung nagbahay-bahay ka. Tama ba? House to house. Tama. No? Tama. Oo, that's literal na nagbahay-bahay. Number three. Kamusta po kayo? Yes. That's number three. Number three, marketing. Marketing strategy. Yeah. Ikaw ang lalapit. Yeah, oo, number three. Don't wait the client na lumapit sa iyong ano pwesto. Ano ka din, lapit ka din. Pag na-establish mo naman yan tuloy-tuloy, na iaalagaan mo na lang siya. Huwag tayong mag-antay lang ng bibili sa atin. No. Tayong lalapit. I-offer natin what kind of product we have. Eh, hindi naman tayo mapapaya dahil sobrang sarap. Okay? Pag natikman na nila yan, kahit marami pa po kayong kasabay ng mga water filling station in your surroundings, hahanapin po nila yung tubig nyo. Powered by WaterMax. Ionic water. So imagine nyo, no? Parang nabubuo na yung limang formula na sinabi ko eh. Sige. So yung service. Pinigil na yung service kanina. So re-recap natin yung mga topic na binanggit ni guest natin. Una is yung lasa. Okay. Pangalawa, ito yung servisyo na ginawa doon sa kanyang mga customers. Pangatlo, yung marketing. Marketing. Dahil binanggit mo kanina na ang water filling station, ikaw mismo yung lalapit sa mga customers. Okay. Ano yung sikreto? Bakit, na, paano mo nagawa yun? Yung mga ganun na discarte? Strategy. Ano, malakas ang loob ko kasi I am confident na yung ino-offer ko naman is best. And then, yung pagte-test naman dito sa water filling station twice a month. So, ibig sabihin, whether they test our water, ano siya, pasado siya sa ating yung mga test na ginagawa sa tubig. So, ibig sabihin, pag in-offer mo siya, you are confident to offer na yung product mo is good. So, yun. Kaya malakas ang loob ko na lumapit sa tao and offer my product. Kamusta yung mga customers natin? Na-experience nyo din ba yung may mga customers na medyo pasaway? Hindi nawawala yung ano yung mga customer na ganun. Kaya lang, you have to deal with it na laging customer is always right. Lagi tayong humble. Kapag may mali din naman tayo, nagpo-forgive din sila. So, give and take lamang. So, kailangan lang mag, ano tayo, alagaan mo sila para sila din naman. Hindi ka ibang palit sa iba. Parang ganun. So, papasok siguro yung tinatawag natin na mahabang pagtitiis. Yes. Kailangan yun. So, yun. Grabe, no? So, very fruitful yung ating usapan. Imagine mo, we already get the 5 different topics sa ating bisita. So, ito nagandahan ng mga ano eh, may mga experience sa water filling stations. The number one na sinabi niya is lasa. Pangalawa is the marketing. Pangatlo is the service. Pang-apat is the management. Yes. And then, pang-lima is yung mahabang pagtitiis. Yeah. Yeah. So para sa akin, no, my comment to this conversation, that is the 5 key. Yan yung limang susi to have a successful water filling station business in this industry. Kung wala ka ng isa diyan sa limang yan, hindi ka magiging successful na business owner ng water filling stations. Imagine niyo po, no, there's no excuses. Ulit, Ate Lea, saan ka located yung water station mo? I am located at 373 Purok 7, Barangay Kibagan, Bustos, Bulacan, Philippines. Nasa ina. Napakalayo noon. Wala sa masyadong mga kapitbahay doon, bundok. Actually, considered as bundok, no? Nalagang konti ang mga bahayan doon. And ginamitan niya ng service provider, which is yung tracking. Track ang pan-deliver. Tama ba? Tama, no? Yes, okay. Yes. May mga payo pa po ba kayo sa mga viewers natin, Ate Lea, para ma-share natin sa kanila yung success ng inyong water filling stations? Okay, doon po sa mga
nagbabalak na magtayo ng water filling station business, do it. Kasi ito po yung klase ng business na essential to eh. Kailangan talaga to ng tao. So, yung mga client natin, talaga kinukonsume to, consumable. So, do it. At lakasan yung loob nyo kasi meron namang guidelines, lalo yung pag-powered siya ni Watermax, meron silang guideline from the paano magpapirma ng client, from the yung mga transaction, daily transaction, pinuprovide nila lahat eh, para may guide ka how to do it. Hindi ka nila iniiwan na, oh sige, natayo na refilling station, bahala ka na. No, ginaguide nila tayo para pag alam na natin, tuloy-tuloy na lang natin yung process nila. You can innovate din yon, o kaya palaguin mo pa kung ano yung naiwan sa iyo na guidelines ni Watermax. Ikaw na ang bahalang magpalago nito. So, nakasan yung loob nyo because this business ay pagmumulan talaga ng daily income. Imagine, daily income, lalo ngayong pandemic. Ang tubig, hindi naman natitigil kahit lockdown eh. So, this is a great opportunity na mag-avail kayo. At yung availan nyo pa po guys, in number one, in national award. So, you can't go wrong. You can't go wrong. At yun namang nasa business na nito, sama-sama po tayo na magtulungan na mag-provide ng maayos, malinis na tubig sa ating kapwa kasi sama-sama naman tayo dito na maglalaan. Kumbaga, iisa lang yung mission natin para makapag-provide sa ating mga kababayan. So, yun lamang po at more power to Watermax Refilling Station, number one nationwide. Nagawa na ni guest natin yung limang formula to have a successful water filling station. She already did that. Now, dahil may formula na siya, she have a lot of time actually doing under jump. So, by the way, magpapakilala po ito ang ating guest. Gusto kong malaman yung background ngayon ng ating guest para at least mayroon tayong ma-share na kanyang background, kumbaga sideline, hindi lang water station business yung kanyang ginagawa. Aside from managing water refilling station, dahil mayroon tayong paraan para ma-monitor naman yung ilang galon na lalabas sa ating water refilling station, ang tawag doon, aquameter, Watermax provided it on also na alam mo, mamomonitor mo yung lalabas na tubig sa kanya. So, dahil doon, kahit ako'y umaalis at may job ngayon, namomonitor ko yung ilang galon ang lumalabas. So, it's okay lang na humawak ako ng isa pang business. And right now, I'm handling and I'm in ProLife UK and I'm one of assistant unit manager na ang mission din naman nito ay matulungan din naman na ma-cover at ma-insure yung lahat ng ating kababayang Pilipino. At nakita niyo po yung aking coat na suot, I'm one of the MDRT, ibig sabihin 1% of all the life insurance in the Philippines, kasama po ang inyong lingkod doon. Kahit na may water refilling station, I can still have managed this business po. Wow! Kaya niyang pagsabayin. So if you are reading right now, yung nasa damit niya, MDRT. Yan daw yung anong tawag dyan? Could you explain us? Ano to? Ang ibig sabihin ay Million Dollar Round Table. Kinikilala siya whole world. Kapag ikaw ay nakaabot sa qualification, kinikilala ka sa buong mundo. Yan ay from Sun Life, AXA, PhilAm. You are in the one convention na lahat kayo MDRT. So 1% to 2% lamang yun ng in-life industry. So imagine mo, no, ang isang water filling station owner ay habang ginagawa niya yung business ng water station. At the same time, ginagawa na rin niya yung, ano, yung insurance. Tama ba? Yes, yes. ProLife UK Life Insurance. Sabay. Sabay siya, no? So kahit wala ka sa water station mo, you're still earning in a different way. Tama? Yes. At hindi yan, ano ha, guys, ito ha, hindi yan yung parang sinabi mong sideline lang. Take note, para makasali ka sa MDRT, kailangan yan, maraming oras at panahon ang gugulin mo dyan, di ba? To market your business na insurance. Yes. For yun. Actually, isa rin ako sa, ano, sa client. Yay! proud, ayan, proud client ng aking kapatid, which is ProLife UK. So, if you are naghahanap kayo ng mga insurance at investment, go for ProLife, no? So, by the way, iwanan mo natin yung water refilling station, pasok tayo sa ProLife muna. Since andito na rin yung ating MDRT. May tanong ako, since ang taas ng cases ng COVID ngayon, every day yata we have already cases, 9,000 cases every day. So, ang question
thoughts, yung bang COVID is covered ng through Life UK? We are so proud to say na it's a yes. Okay, yung COVID cases is covered ng ating life insurance. Lalo na kapag nagkaroon ng hospitalization, they can have benefits from ProLife UK. Kapag nagkaroon ng out of the picture, at least yung out of the picture may maiiwan sa family kasi nabigyan niya ng life value yung kanyang buhay. Kasi talaga namang nakakatakot si COVID, nakakamatay naman talaga, and then dagastos pa sa hospital. So at least we give value to our life and nako-cover po iyon ni ProLife. Parang not all ng insurance company hindi naman covered yan, tama ba? I don't know kung yung ibang mga life insurance ay covered po iyon. Ang isang sigurado, yung ProLife UK is just an investment and insurance at the same time. And also, yes. Covered niya. Yes. Actually, 4-in-1 plan. Insured ka na, protected ka pa, meron ka pang retirement in the long run. Napipilitan ka pang mag-save, tapos yung inuhulog mo sa kanya, may return of investment na from the long run, you can withdraw and you can use sa iyong buhay or pambili mo ng water refilling station kasi kahit tulog ka, kumikita or may return of investment yung inulog mo kay Pro. Tapos, insured ka pa. Sobrang ganda. Walang nawala. So ako, maipapayo ko po pala sa mga water refilling station owner since ang taas ng cases ng COVID ngayon. So, ayun, recommend siguro, i-insure na natin kahit yung mga drivers natin, yung mga delivery boy. Yes, kaya nga po yung tauhan ni Watermax ay nakapila na yan. Yung lahat ng tauhan ni Watermax family, nakapila na po yan para lahat sila ay secured. Para yung family nila mayroong sense of peace of mind na kahit nagwo-work outside na ang environment natin ay sobrang delikado, at least yung kanilang breadwinner ay secured and insured. So yun yung natin, mission natin. So recommendable din po yun na lahat ng may water filling station, yung mga driver, at yung ating mga pahinante, yung ating tagahugas, insured po natin para covered naman sila. Malaking tulong din yan sa may-ari kasi when something happened to them, hindi tayo masyadong masasaktan kasi life insurance will take the risk, not your savings as a manager or as owner of water refilling station. At least kahit paano, as a owner ng water refilling stations, hindi ka mahihirapan in case na magkaroon ng cases doon, yes, sa... Yes. Oo. Frontliner natin sila eh, Boss Alfred eh. Frontliner natin yung mga driver and delivery boy, lalo sa inyo yung mga nagtatayo na refilling station. Frontliner natin sila eh. So maganda talaga naka-insured. Yeah, tama, tama. So one of the frontliner is already also yung mga delivery boy, no? Yes, yes, yes. Kasi sila yung pumapasok sa mga, yes, areas eh. So nakakatakot talaga at buwis buhay talaga pag lumabas ka ng ano. Kaya nga po lockdown dito eh. Every barangay right now may mga bantay, may mga checkpoint. Kailangan may ID ka maipakita. So wala naman tayong choice kundi yung essential needs natin na maghanap buhay kasi we need to provide to our family. Talagang wala tayong choice than to work. Kaya lang delikado nga. So ganun. Risky talaga. Pero we have no choice. Kaya ang gawin na lang natin, give your life a value. Para whatever happens, hindi galing sa savings mo yung pang-hospital. You have something to give to your family kung may mangyaring ano. Out of the picture, yun. Kumbaga, match naman eh, no? Match naman. May water and refilling station ka and then insured naman yung mga tao. So match naman yung business. Ingat-ingat, no? Ingat-ingat sa mga operator dyan sa Bulacan. Tsaka sa mga OFW na nanonood ngayon, sa ating mga subscribers, sa ating mga follower at viewers, if you're looking for insurance para may katulong kayo sa pagbabayad ng expenses in time na magkaroon ng, yes, problem, naman sana, no? Magkaroon ng problem or magkaroon ng COVID ng isa sa mga staff natin. So you can contact Lea Manglala para matulungan kayo tungkol sa pag-i-insure ng ating mga staff para please. Kapag maramihan ba, may discount. Mabait akong kausap. Wala problema. Mabait akong kausap. So, isang MDRT na insurance. Hindi na agent eh. Manager na to eh. Insurance manager. Pwede kayong lumapit kay Ate Lea para please malaman nyo kung paano yung sistema. Sa mga owner ng water refilling stations, no, contactin nyo na po directly ang ating guest, ang ating bisita.
para malaman niyo po kung paano tumatakbo. Kasi kami mismo, kami ng pamilya ko, ay five niya at invest na din. Actually, I'm so thankful para samantalin ko na yung opportunity to thank my sister. Kasi yung investment ko na 200,000, in just 2 months yata yun, kumita na ng 167,000. 167,000. So, nandiyan yun sa... 5%. Okay, nabubuksan-buksan ko din yun. So, yun, kung paano ginagawa yun, contactin niyo po si Ate Lea. The same time yung asawa ko, 150,000 yata yung kinita niya. So, yun, maganda mag-invest ng mga ganyang insurance. Why? Kasi pandemic, mayroon tayong global crisis na yung problem. The more na maraming ang cases, the more na tumataas din ang investment. Kasi mas kailangan ng insurance company na tulungan yung mga tao na naka-insured sa kanila. So, yan dito sa Watermax, natuto ka ng tubig, natuto ka pa ng insurance. Maraming salamat sa Watermax family for inviting me. It's a pleasure to be your guest today. Sana po may napunod kayong aral how to manage our water filling station. And then, if somebody, lalo na OFW natin, na nagnanais na ma-insured yung kanilang pamilya and then yung kanilang tap ng water filling station, nandito lamang po ang inyong lingkod. I'm just a message away. My name in Facebook is Lea Manglalan. So click nyo lang po yung name ko. And then I have my YouTube channel, PruMom. P-R-U-M-O-M. Kasi I am mother of 4. Yun po ang aking YouTube channel, PruMom. So follow and subscribe po sa YouTube kasi marami po kayong matututunan doon how yung ating mga OFW ay in-insured nila yung sarili nila para pag uwi po nila dito sa Pilipinas ay meron silang something to magastos as the retirement kasi hindi naman tayo habang araw nag-abroad. Kaya ito match talaga eh. Yung water filling station is a passive income. You have to avail that para habang nasa abroad kayo, may kumikita na kayo sa Pilipinas. Hindi yung pag-uwi nyo, tsaka habang lang kayo bibili. No. Habang nandiyan kayo sa abroad, mag-invest na kayo ng water filling station para you know how to manage na. Para may panggastos pa rin kayo, may pang-sustain. Yun. And then yung insurance naman, para pag retire na kayo mag-abroad, yung pero hinuhulog nyo kay insurance, yun na yung panggastos nyo in your retirement period. Contact number ko po ay 0917-190-5612. Okay? And pwede nyo rin po akong i-PM. Ako po yung sumasagot anytime. Very active sumagot. Lea Manglalan po at service. Maraming salamat sa oras nyo po, Ate Lea. Ayan, palakpakan natin. So, very productive yung ating at maraming salamat sa inyong oras. Salamat! More power to Watermax! Bye-bye! Bye-bye.